It's a daily routine na alam nyo yun, letting yourself know that you love yourself and you pamper yourself and you care for yourself. So yun yung message para sa inyo sa life messages nyo, mga kapiksi. Make sure na inaalagaan, binu-value at minamahal nyo yung sarili nyo, mga kapiksi. Okay, so comment down below guys if naka-resonate kayo dyan. Hello guys, hello Earth Signs, welcome back to Pinoy Pixie Tarot Oracle. Message tayo for tonight, mga kapixie, OOTW, Oracle of the Week. Parang yung April to 23 to 29 para sa Earth Signs, Capricorn, Taurus, Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito yung mga decks na gagamitin natin guys, ito yung para sa spiritual messages nyo, life messages, and then love life naman. Unahin natin yung spiritual messages guys. Comment down below if naka-resonate kayo sa mga mensahe natin. We have the higher calling energy para sa inyo, lion energy guys, no, para sa inyong spiritual message. You have within you all the courage that you need. Let go of the past and reclaim your majesty, mga kapiksino. So, it's very important na wag tayong mabuhay sa nakaraan, mga kapiksi. Past has passed. It's already over. It's already done. Tapos na yon, nakaraan na yon. There's nothing that you can do about it anymore. Okay? But, you know, to take the lessons, yung mga lessons na natutunan natin sa nakaraan, yun yung importante, mga kapiksi. Pero wag na tayong magmukmok, lalo na kung puro negative yung nangyari, di ba? Wag na tayong magmukmok, wag na tayong magsayang ng oras. Kasi hindi naman tayo papunta sa past, papunta tayo sa future, mga kapiksino. Don't look back, you're not going there. Look forward, kasi papunta ka sa future, mga kapiksi. You will find success and contentment with those by your side. Yung mga tao sa paligid mo, sa present moment mo ngayon, pahalagahan mo sila, mga kapiksi, kasi isa sila or sila yung maaaring makatulong sa'yo para sa iyong hinaharap. Huwag natin silang ipagwalang bahala, no? And make noble choices for your life and your tribe. May choice ka pa na ayusin yung buhay mo. You can start whenever, wherever, mga kapiksi, no? By, you know, focusing your thoughts on your present situation. Kung ano yung mga ayaw mo, you can definitely change it. You just have to revise and focus your attention dun sa mga desires mo. Your thoughts right now are declaring your future. Your thoughts in the past, mga kapiksi, yan yung nagdikta ng present situation mo right now. So, kung ayaw mo nang nakikita mo sa iyong present situation, pwede mo yan baguhin by focusing on your desires, mga kapiksi. Sabi nga, no? Reclaim your majesty, reclaim your power, mga kapiksi. Declare your truth, no? Ikaw yung magde-declare sa buhay mo kung ano yung gusto mong mangyari. So, make sure na mag-focus ka sa mga desires mo. Imbis na magreklamo ka sa nakaraan, natapos na. Pagpaulit-ulit, minsan nakakasawa na. Tanungin nyo din yung sarili nyo, guys, no? Hindi ba kayo nagsasawa? comment down below if nakaka-resonate kayo. Kung puro paghihirap at bighati na lang yung nararanasan nyo sa buhay, I'm sure nagsasawa din kayo, di ba? Hindi ba kayo nagsasawa? Nakasawa din, di ba? So, wag nyo nang ibuhos yung attention nyo doon, mga kapiksi. Magsikap na lang tayo, and kapag tayo yung nagsikap, make sure na sabayan natin ng positibong mindset yung magsusupport dun sa ating desire, mga kapiksi. Okay? So, comment down below guys if naintindihan nyo tong mensahe na to, kasi napakaganda nung message nyan for you. So, yung next na life messages naman para sa deck na to, ito yung mga manifesting techniques, no? Tignan natin kung ano yung mga mensahe sa inyo. Habang sinashuffle natin to guys, naka-flash sa screen nyo yung ating paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course, mga kapiksi, in-offer natin sa mga kapiksi natin na gustong umasenso, umunlad, yumaman, sumagana, maging matagumpay, mayaman, successful, maswerte sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, money in general, mga kapiksi. Ang focus niyang
course na yan ay kapirahan, guys. So, kung gusto nyo talagang umasenso at umunlad ng bongga-bongga, ang course na yan ay para sa inyo. For discounts and promos, guys, mag-send lang ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, ito yung mga messages natin para sa inyo, guys, no? Yung una, we have, ito yung para sa health and well-being nyo, guys. Ang sabi dito, pamper, i-focus ko, guys, para mabasa nyo rin, no? Every day, do at least one thing that you truly love and which brings you joy. Revel in what you are doing, even if you can only spare a few minutes for it. This will benefit your health. Kapag nagfo-focus kayo dun sa mga bagay na ginagawa nyo, syempre, naliligayahan kayo, diba? And yung mga atomic habits yung tawag dun, no? Yung mga maliliit na bagay, maliliit na habits na ginagawa nyo ng paulit-ulit and nagbibigay sa inyo ng kasiyahan, mga kapiksi. Overall, pag pinagsama-sama nyo yan, maganda yung epekto nyan sa inyong kalusugan, guys. Okay? So, do things na nagpapaligaya sa inyo, yung pwedeng makakontribute sa inyong kaligayaan and happiness, mga kapiksi. Pwede kayo manood ng mga drama, di ba? Yung iba, masaya sila kapag nanonood ng drama. Ako, kahit isang episode lang sa isang araw, masaya na ako. May mga times na hindi kaya kasi masyado tayong busy. Pero at least do whatever it is na nagpapasaya sa inyo that will bring you joy. Kasi maganda yung epekto niyan sa inyong kalusugan. Pag manonood kayo ng drama, wag naman yung nakakaiyak, guys, no? Kasi baka nanonood nga kayo ng drama, mga nakakaiyak naman, edi hindi rin maganda yung epekto, diba? So yung at least mga light-hearted na palabas, mga comedy or I don't know, action, whatever, basta magbibigay sa inyo ng kasiyahan, mga kapiksi. Alright? And then, ito naman ay self-care. Medyo ano din siya. Nagsisink siya, no? Kasi you pamper yourself, tapos inaalagaan mo yung sarili mo. Each day, stand in front of the mirror and look yourself in the eye. Smile at yourself. Say slowly and with complete conviction, I am greatly loved and I love greatly. So, ito yung sample affirmation, mga kapiksi, no, na pwede nyo sabihin para ma-boost yung inyong self-love or self-confidence. I am greatly loved and I love greatly. Ako naman, sinasabi ko lang, I love you, tapos yung pangalan ko, okay? Pwede nyo rin sabihin, I love myself, ganyan, I love myself, I love myself. Pero ako, ang gusto ko lang sabihin sa sarili ko is, I love you. Okay? I love you, great job, ganyan. Pero most of the time, I love you, tapos yung pangalan ko. So, most of the time, ginagawa ko to kapag ako'y naliligo, tapos nakaharap ako sa salamin, sa CR, tapos habang nagtutoothbrush, ganyan. So, or habang naghihilamos ng mukha, ganyan. So, it's a daily routine na alam nyo yun, letting yourself know that you love yourself and you pamper yourself and you care for yourself. So, yun yung message para sa inyo. Sa life messages nyo, mga kapiksi, make sure na inaalagaan, binuvalue, at minamahal nyo yung sarili nyo, mga kapiksi. Okay? So, comment down below, guys, if nakaresonate kayo dyan. And then, yung next message naman natin, guys, is para sa love messages nyo naman. Ito naman, guys, titingnan natin kung ano yung gustong sabihin sa inyo ng inyong partner o specific person, mga love messages nyo sa'yo. Habang sinashuffle ko to, guys, naka-flash sa screen nyo yung bagong offer dito sa ating channel, Email Coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. So, if meron kayong mga specific desire na gustong i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng career or money, kung gusto nyo manghingi ng tulong, coaching with me, mga kapiksi, pwede kayo mag-send ng email sa akin. Yung usual na nare-receive ko request is about love and relationship na yung mga gustong magkaayos sila ng partner nila or specific person. Okay? So, anything, basta specific, mga kapiksi, sa mga interesado, mag-send lang ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, ito yung live messages natin. This will not resonate with all, guys. Pero kung maka-resonate sa inyo, comment down below. Yung iba sa inyo, this may be a sign na maghiwalay na kayo or hiwalay na kayo ng person nyo. Baka hiwalay na kayo.
nitong person nyo, just being near you is intoxicating. You and I were too young. So, maaaring may pinagdaanan kayo, mga kapiksi, not necessarily too young, pero baka immature pa, no? Or baka immature pa yung relationship, bubot pa. Kumbaga, parang hindi pa masyadong malalim yung pundasyon ng relationship nyo. Tapos nagkaroon ng pag-aaway, mga kapiksi, na naging toxic, no? Even yung presence lang ng isa't isa is toxic na, mga kapiksi, okay? And yun yung probably naging cause para maghiwalay kayo or para hindi kayo, yung iba sa inyo baka ginosted ng person, no? So, maaaring ito yung mga dahilan kung bakit humiwala yung person mo or hindi na siya nag-reach out sa'yo kasi parang hindi niya kaya yung toxicity sa relationship, mga kapiksi, and yung pagiging immature nung relationship nyo. Pwedeng immature kayo, immature siya, immature ka, or immature yung relationship, mga kapiksi, okay? So, again, this will not resonate with all guys, no? Pero if naka-resonate kayo, comment down below. Comment down, guys, kung saan kayo naka-resonate. Dito ba sa spiritual, sa life messages ba, or sa love life? And for more tarot readings, mga kapiksi, check nyo itong playlist na to para sa ating monthly tarot scope for me. Hanapin nyo na lang yung para sa zodiac sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.